lumipad ka tulad ng dakilang ibon at lumapag kagaya ng iyong dahon. May mga bagong anime na paparating. At espesyal ang mga to. Dahil bukod sa gawang Pinoy, inspired din ang mga anime na ito sa Pinoy Sports! Speaking of bago, bagong Kapuso Teen Heartthrob din ang mga kasama natin ngayong umaga. Good morning mga ka! Kagaya ko ba kayo na hindi familiar sa mga Filipino sports? Well, not anymore. Kasi ngayon, kikilalanin natin at susubukan natin ang ilang sports. Just recently, inilabas ng animation studios na Sinag ang teaser ng kanilang upcoming Filipino original TV series na Sepak Takraw. And from the name itself, hango ito sa isang sport na kilalang-kilala dito sa ating bansa. Ang Sepak Takraw. Southeast Asian roots ng sport na to. Sepak is a Malaysian word for kick. Habang ang takraw naman ay Thai word for woven ball. Nagamit sa sport na to. Although hindi ito nag-originate sa Pilipinas, special ito sa atin dahil halos kahawig ito ng ating traditional sport na sipa. E paano kaya ito gawin? Yan ang aalamin ng kaahan natin si Manolo Pedrosa with the Philippine Sepak Takraw National Team. It looks very complex, parang napakahirap siya, and this is my first time to see the sport. Yun nga, parang siyang soccer, badminton, volleyball, mixed type of sport. Ang status ng Sepak Takraw natin, maganda. Class 6 game sa Malaysia, nanalo tayo ng silver medal sa Argo event. Tapos sa 10 event, naka-bronze tayo itong 10 to 14 June sa Kunming, China. Ano pong napunyayan natin? Nanalo po tayo ng bronze. Pero pag mga beginner pa naman, more on heading, tapping lang siya. Oh, yan yung common pag sa basic. Yan kaya ko. Wala ang sakit eh. Siyempre aside from offense, isang fundamental din ang defense. So ipapakita muna natin ang blocking. Sinag Animation Studios, meron talaga kaming layunin, lalo na si Sir Dex, na yung ating kultura, yung ating palakasan na hindi napapansin sa panahon ngayon, sa henerasyon ngayon, nais naming kumbaga, bigyan ng matamang atensyon para yung mga millennials, yung mga generation po natin ngayon, magkaroon sila ng kumbaga pagpapahalaga. Doon sa pundasyon na yun na nais nating mapalaganap at maipakilala yung sariling atin, doon nagsimula yung ideya ng Sepak Takraw. Na-confirm ko nga, napakahirap siya. Nakita nyo naman pa lang sa serving pa lang, nahihirapan na ako kahit sa pacing pa lang, paano pa kaya yung advance? Yeah.
Bukod sa Sepak Takraw, isa pang animated TV series ang nauna nang gawin ng Sinag Animation Studios. Ang Kamagong. Yung Kamagong talaga, nag-start yun sa comics ni Direk Carlo J. Caparaz. Tapos naging film yun nila Lito Lapid at saka JC Bonin. Ang anime naman ito, of course, based din sa isang sport dito sa Pilipinas. Ang Anis. Ang Arnis ay isang indigenous Filipino martial art and sport na gumagamit ng isa o dalawang stick. From one sport to another sport, but this sport I cannot miss. Since this is the national sport of the Philippines. Kaya kids, kaya dapat alam niyo ito. Arnis! Wait, pakiulit nga Manolo? Since this is the national sport of the Philippines. Kaya kids, kaya dapat alam niyo ito. Arnis! Ang tanong, alam kaya ito ng mga tao? Basketball, sepak, pambansang sport, sipak. Basketball, sepak takraw, sipak. Sipak. Arnis was approved as the national martial art and sport ng ating bansa noong December 11, 2009 through Republic Act 9850. Sa Arnis, nandyan ang anyo o form. At ang laban o full combat competition. Siyempre, kailangan matutunan din ni Manolo ang ilang basics ng national sport na to. Bagtas, yung ating kumbaga, matatawag na bida. Kasi siyang typical na kabata na nabigyan ng responsibilidad dahil kasi pinamkam yung kanilang kaharian. Nasakop yung buong kaharian natin, pinagpapatay yung mga mandirigba natin. Ang Arnis ang magiging pinakasandatan niya. Yun ang kagandahan ng anime kasi maraming mga kabataan ngayon gusto nila yung visually represented ng isang bagay. So itong anime kasi isang medium na napakagandang magamit para mahikayat yung mga kabataan. Mabuhayan sila ng loob na meron palang ganitong sport na pwede natin bigyan ng oras at panahon. But if there's a sport na bagay rin gawa ng anime version, it's probably this one na very Filipino. Alright, so aside from Sepak Takraw and Arnis, the next sport is truly Filipino. In fact, it originated here in Varas, Rizal. Makaaha, have you heard of the sport Sikaran? Sikaran is an authentic Filipino martial art that specializes in kick fighting. This is the only unarmed fighting art of the Philippines. Nandito mismo sa bayan ng Varas, Rizal, nagsimula. So, ang Sikaran ay pinagmula nito ay una yung mga magsasaka na naging islaro nila yung pagkatapos na magsaka ng palay. Naglalaro sila sa loob ng palaya, nagkagawa sila ng circle at ginagamit nila itong arena na bilog. Sikaran is 90% kicking and only 10% lang ang paggamit ng ibang bahagi ng katawan. Nahati lang sa dalawang major fundamentals ang sport na to.
ang block o salag, at ang kicks. At ang isang may tuturing na signature kick o pinakamalakas na atake sa sikaran, ang kick na kung tawagin ay biyakid. Binigyan nila ako ng black belt. Pero joke lang yun. Inaram lang yun to sa akin. So, magsasparing muna ako. Siyempre mga ka-joke lang yun. Hindi siya ang kasparing ko. Si Enzo right here, 3 years old lang siya. Very well disciplined na siya sa sikaran. So, mga kids, ang sikaran ay pwede sa kahit anong edad. What I really love about the sport is yung sabi ko kanina, yung culture, yung respeto sa mga master, hindi lang sa mga moves. Although very interesting din yung moves kasi ang kailangan din ng high flexibility sa mga high kicks. Sikaran is very very complex and interesting sport. Binigyan natin ng pagkakataon na bigyan buhay uli yung mga sports natin. Yung kasi napaka-importante nun dahil lalo na ngayon sa panahon ngayon, mga maraming kabataan ngayon, exposed sila sa social media, gadgets, and everything. Buhay natin yung kultura natin patungkol sa mga laro natin na matatawag natin na atin. Aha! Aba, mukhang may nagaganap na basketball game ah. Pero bakit kaya sila naka-helmet at naka-roller skates? At hindi sa ring sinushoot ng players ang bola? Ano sport ito? Kakaiba. Rollball sports. Mga ka-aha, narinig nyo na ba ang sports na rollball? Ako, for sure, marami sa inyong hindi pa nakakaalam ito. But no need to worry dahil papakita namin ito sa inyo. Ang rollball ay isang team sports. Ito ay combination basketball, handball, throwball, at roller skates. Nilalaro ito sa isang court. Sa rollball, ang objective ay makascore ng pinakamaraming puntos laban sa kalabang team. Sa Pilipinas, ngayong taon lang umusbong ang sports na ito. Ang pastor na si Tony Ortega ang isa sa mga nanguna sa pagpapakilala ng sports dito sa bansa. Well, the International Rollball Federation reached out to me regarding the promotion and propagation of the rollball sports in the Philippines. Yung exploratory talks started noong January 4 this year, and then after a month of negotiation, they gave the exclusive rights on February 4. Agad na sinimula ni Tony ang pagbuo ng community. Ang una ko pong ginawa ay to reach out to the roller skaters, no, organization dito sa Pilipinas. And a lot of them are very excited about this new sport. In so short of time, nakabuo kami ng 9 men's team, no, and 4 women's team. Yung rollball, para mapag-aralan namin dito, kasi lahat kami baguhan. We asked them to give us their rule book. Na-disseminate niyan sa lahat ng interested na mag-propagate ng rollball. As much as possible, we're practicing once a week. Kung minsan, twice a week. Noon pa man ay nag-organize na si Tony ng mga sporting events sa Pilipinas. Advocacy ako kasi bilang isang public servant kasama dito ay para mailayo yung mga kabataan sa mga hindi magandang mga gawain. This rollball sport is a new sport. I'm sure na magugustuhan ng ating mga kabataan. Sa history, taong 2003 nang maimbento ang larong rollball ng sports teacher na si Raju Dabade sa India. Year 2011 naman nung unang maganap ang Rollball World Cup. Ito ang highest official rollball competition sa mundo na nilalaro every 2 years.
Ngayon, ang rule ball ay nilalaro na in more than 60 countries. Pero paano nga ba nilalaro ang rule ball? At ano nga ba ang rules nito? Unang-una, kailangan daw may roller skates ang isang player. Unang-una sir, kailangan sa roller skates natin is brakeless. So kailangan po walang preno. It's either yung inline skates po or yung quad skates. Bukod dito, dapat ang isang manlalaro ay meron ding helmet at knee protectors. Parehas po natin siyang pwedeng laruin, both indoor and outdoors. Ang court ay similar sa size ng isang basketball court, pero imbis ng basketball ring, ay sa isang goal post sinushoot ang bola. To start a game for roll ball, kailangan po natin at least 12 players para sa mga substitutes. Pero within the game po, ang kailangan po natin is 6 players. Number 1 po yung goalkeeper natin, the 6th man. Then meron po tayong 5 players on the court. Nag-start po tayo via jump ball. So same po siya ng description sa basketball. Pwedeng laruin ang roll ball with one or both hands. Sa pag-dribble, sa pagpasa, at pag-shoot nito sa goal post, ilan sa skills na kailangan sa paglalaro ng game na ito. Mahalagang skill din sa roll ball ang pag-control ng roller skates. Ang paglalaro ng roll ball, more on footworks. So, ang skates po natin, nakafocus po tayo sa pag-balance, maintain ng speed without using any kind of brakes. Tulad ng ibang laro, meron ding violations at fouls sa roll ball. Ang unang violations po niyan is bawal pong hawakan yung other players. So, bawal yung pagtulak. Any kind of physical contact, yun po ay violation. Sa dribbling naman po, meron po tayong 3 seconds violations para sa dribbling. Once na hinawakan nyo na yung bola, it's either ipasa nyo na or itira nyo na sa goal ng kalaban or i-dribble nyo po uli within 3 seconds. Okay, naiipon yung penalties dahil sa mga iba't ibang violation. So, pag naiipon na siya, at least 6 to 7 yung violations bago magkaroon ng penalty throw. In case na meron maitawag na penalty throw, mangyayari siya, magwa-1-on-1 yung players, may isang defender sa goalie, then yung isang magpe-penalty throw. Matapos ang allotted time sa paglalaro, ang team na may pinakamaraming puntos ang mananalo. In case na at the end of the game, there will be a tie or draw, magkakaroon po tayo ng extension ng game for 10 minutes for a tiebreaker. Sa Pilipinas, ang Philippine Rollball Association ay meron iilang players pa lamang. Isa rito si Mary Jane Sakay, isang guro at single mom na may 2 kids. Noong una, ang gulang daw ni Mary Jane ay makabonding ang kanyang mga anak sa pag-roller skates. Kaya naman para sa kanya, nagkaroon ng bagong purpose ang roller skating nang makasali siya sa rollball. Nung nalaman ko na yung rollball, parang mas nagkaroon ng purpose yung pag-roller skating ko. Nagkaroon siya ng discipline dahil nga ito ay may segment na may part ng basketball saka may part din ng roller skating. Nung nalaman nila na kasama ko sa rollball, tuwan-tuwa sila. Pero hindi rin naging madali ang pagpasok niya sa sports na ito. Itong rollball, nung una nahihirapan talaga ako. Mahirap talagang i-juggle lahat ng schedule, especially when you are a single mother. Ang trabaho ko pa is teaching. Malaking tulong para kay Mary Jane ang support na ibinibigay ng kanyang mga anak. Natutuwa ako kasi all the way support talaga sila yung mga bata, kahit tatlo lang kami. Kahit minsan na nahihirapan na ako na matutunan, ina-encourage pa rin nila ako na kaya mo yan, mama, kaya mo yan, huwag kang ano, susuko. Mary Jane, dahil kahanga-hanga ang kagustuhan mong maglaro ng rollball, may regalo kami sa iyo. Nagulat ako. Ay, thank you po. Ang dami. Hala. Thank you so much po. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng AHA. And of course, gagamitin ko to for rollball. Excited na ako na makipag-compete gamit to. Ngayong umaga, papakitaan tayo ng sample match ni na Mary Jane kasama ang iba pang players ng Philippine Rollball Association. 4-on-4 ang match at half-court lang. Gagamit muna sila ng mock-up ng goal post para sa venue na ito.
malaking adjustment to kahit anong sport ka galing. Kahit na mahusay ka sa skating, mag-adjust ka sa basketball. Kung mahusay ka sa basketball, mag-adjust ka sa skating. Importante ang balancing dito, kundi babagsak ka dito eh. So, nakafocus ka rin yan. Habang nagdi-dribble ka, marunong ka mag-dribble, pero kailangan alam mo rin paano i-maintain ang balance to mabilis. Tsaka paano ipapasa. Pagkuha mo ng bola, pwede ka ma-outbalance doon. Sa paglaganap pa ng sports na rule ball sa Pilipinas, umaasa ang Philippine Rule Ball Association na patuloy na masuportahan ito. Ito po ay bagong sport sa Pilipinas. And napakaganda pong sport na to. Exudes thrill and excitement. Sana po tulungan niyo po kami, lalo na po nananawagan po kami sa mga LGUs na paggamit niyo po sana yung basketball court niyo. Magkaroon po kami ng isang area dyan. Nananawagan din po ako sa mga roller skaters organization na check us out, no? Yung aming roll ball. And join us! Kayo ba mga ka-aha? Are you ready to roll?